Guys, good morning. Your pilyong maestro, okay? So today, ang mismong pag-uusapan natin, it is the World Cup ulit tayo. Okay, balik tayo sa basketball, guys, no? So ito, finally, no, si SBP or Samahan ng Basketballista ng Pilipinas, no? Actually, I'm a member of SBP, of their coach, no? Yun nga, no? Nag-release na ng final man, no? Or 12 lineup ng mismong lineup natin dito sa Pilipinas, sa Gilas Pilipinas. And ating pag-usapan, no? I-analyze natin, no, sa mismong understanding natin, no, sa basketball, no? Ano ba, no, ang possible na mangyari, no? And we are hoping for the best, no? Check the lineup. Pakita ko sa inyo, guys. So yan, no? So nandiyan si Kiefer. Sige, isa-isahin natin yan, guys, no? Kiefer, no? Kung pinag-uusapan si Kiefer dati, yan, talagang daming nagbabash, no? Of course ako din naman, ano, admit ko din 'yon, no? Binabash ko rin. Oo. Pero for me, it's a good decision also, no, na nilagay si Kiefer, no, sa mismong lineup na 'yan, kasi kinakailangan natin ng isa pang point guard or sinabi nating point guard utak, no, sa playmaking, no. Si Kiefer naman talaga exposed na sa mismong international competition, talaga matagal nang nasa Gilas Pilipinas 'yan, and exposure sa international is meron na talaga, no. So that's why sa akin okay lang, no, na ipasok natin si Kiefer dyan. Next, tingnan natin. Okay, of course Cathy Thompson, ayan siya, no. Well, ayan, kakagaling niya from injury, no. Pero I can say ito lang naman dapat pasok si Scotty. And kagandahan nun, no, talaga naman na naka-recover na kagad, no, sa mismong injury. Kaya nung nakita, no, na talaga namang naka-recover na, talaga namang pasok si Scotty diyan, kasi si Scotty iba, no, may puso. Saan ka makakita na point guard ang naruan, tapos meron siyang rebounding at talaga naman hassle sa depensa, no? Kaya no wonder ako talaga namang ayos na ayos, approve na pasok niyan si Scotty, no? Let's talk about CJ Perez, no, the baby beast. Ayan siya, CJ Perez. Well, for me, nice addition. Madadagdagan din tayo ng pwede rin mag-point guard kasi yan si CJ, pero it's more on dos yan, no, na talaga naman nung last time din, no, na international competition wearing the Gilas Pilipinas, kasama niya doon si Bolick, no, talaga namang maganda ang ipinakita. Actually medyo kulelat doon ng Pilipinas, pero siya yung nangunguna, silang dalawa ni Bolick, yung mismong backcourt tandem nila, no. That's why BBBs is a nice addition, no? And next, tingnan natin ulit. Dwight Ramos. Okay. The Saint, no? Well, heto. Thumbs up, what do you call this one? Double thumbs up. Kung meron pa nga akong isang thumbs, 3-3-4 ko yan. Or 4 ko, kasama ko na yung pa ako. Okay. Na alam naman natin, no, talaga very consistent, no, talagang pag tinap siya ng Gilas Pilipinas to represent our country, okay na okay yan, no. At the same time, kita niya naman pwedeng mag 1-2-3 at may katawan. He's a 6'4 or 6'5, hindi ako nagkakamali, no, correct me if I'm wrong, no, na may katawan. So No doubt, no wonder na siya ay talagang pasok na pasok dyan, no? And next, Renz Abando.
Ayan, finally. For me, nakapag-isip na rin siguro si Coach Chat, no? No bashing. Pero for me, ayos na ayos 'yan, no? Madadagdagan tayo ng athleticism, no? Okay? Lakas na loob, no? At the same time, nakita naman natin ano pinakita sa mismong Korean League. At talaga namang nagsumikap sa mismong training camp ng Gidas. Kaya, ayan, napasok na siya, no? So, kinakailangan. So, I'm waiting naman na bigyan naman siya, no, ng more minutes para may pakita, no? Ito yung mismong sa akin, no, na medyo posible na kumuha tayo ng iba. Pero for me, a nice decision na din. For me, kasi yan si RR Pugoy, no? Talagang legit na DOS, sharp shooter, no? Kaya pinasok yan. And at the same time, experience na din, no? Talagang when you talk about experience, yan, nangunguna yan. Dilingit sa inyong kalaman, siya yung mismong kasama din, no? Sa mismong Australia na gulo, no? Kung si natatandaan si RR Pugoy, no? Pero sa laruan, no, talaga namang sharp shooter, talagang pag talaga namang nabuenasan o nakuha ang momentum, ang rhythm, dire-diretso 'yan, microwave 'yan, no, si RR Pugoy. For me, nice addition. And of course, sigurado our NBA player si Jordan Clarkson, okay, na talaga naman, no? Pinagpipilian nga natin yan, Jordan Clarkson ba o si Justin Crowley. Pero syempre, sino ba naman ang hihindi, no? Sa mismong laruan ni JC, lehitimong NBA player at superstar sa Utah Jazz. Well, may babadadala niya dito sa mismong Gilas Pilipinas ang kanyang laruan. And he is proud na Pilipino siya, no? So, JC, kung anong bahala sa Gilas Pilipinas natin, no? Malaking contribution yan. Okay, yung mga advanced na mga drillings, advanced na mga techniques sa basketball, well, ma-i-share niya, no, sa mismong team natin. That's JC. Now, it's Malonzo. Well, kinakailangan natin yan. Rebounding, athleticism again. Ano, and defense by Malonzo. Well, meron din tira sa labas siya, guys, no? Pero more ako sa defensa niya, no? He's a 6'5", if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong again, no? So, pasok na pasok din sa lineup natin yan. Ako, yan ang mismong papasok natin, no? And okay, si Edu naman. Well, of course, syempre, kinakailangan ng malaki. He's a 6'10", together with Junmar Fajardo, si Abay naman, talaga namang epektibo noon pa man na unang World Cup hanggang ngayon na talaga namang pinaghandaan ni Abay o si Junmar Fajardo ang mismong World Cup na to, na of course tayo mag-host, no? Sana maganda ang mismong magiging performance natin. And of course, pasok din si Japet Aguilar. Okay? 6'9", no, na laruan is power forward, na athletic naman talaga, no? When you talk about experience din, no, malalim ang experience siya, party din siya ng World Cup 2014, okay, same with Junmar, okay. So masasabi ko, kinakailangan natin yung dalawang yan na veterans presence, and nasa laruan pa naman yung mga yan, no? And last but not the least, finally, ayan, si Kai Soto natin, no? Na talaga naman, kinakailangan natin yan, kaya na hindi gaano nakipag-practice, no? Sa mismong, ano natin, no? Sa mismong Gilas games natin sa Lithuania, hindi ako nagkakamali. And at the same time, sa mismong dito, kasi nga nagkaroon ng back problem, no? Nung kumukuha siya ng stint, no? Sa mismong NBA na naglaro sa Orlando Magic. Pero yun nga, naayos na yung MRI niya, nakita na negative. So possible, license to play na with the contact games. So, kinakailangan ng height, no? 7'3". Talaga naman, when you talk about experience siya, talaga naman,
kailangan natin yung kain na yan, no? Again guys, completing the 12-man lineup: Ravenna, Scottie Thompson, Perez, Dwight Ramos, Abando, RR Pugoy, Jordan Clarkson, Malonzo, Edu, Japet Aguilar, Fajardo, and Kai Soto. So guys, I'm hoping, no, it would be a good performance, no? So kahit na maka-isa tayo, pero hoping for the best dalawa, no? Ako ang kita ko dito, no, sa mismong analyst ko rito, mas maganda ang lineup natin kumpara sa 2014. Bakit? Sigurado sasang-ayon din kayo, no, na talaga naman very athletic, okay, ang mismong lineup natin ngayon, at saka best of the best talaga, no? So at the same time, what they call this one, yung puso, iba talaga pag naglalaro ka sa mismong bansa mo that we are who's, no? Ang first na makakatapat natin bukas yan, guys, opening bukas yan, Dominican Republic. Itong notable players na kilalang-kilala, Karl Anthony Towns of Dominican Republic. Sana ay best performance, no? And hoping sana mag-grab natin. Yun yung ino-hope ko, no? At the same time, advantage din na mas maganda ang mismong training natin na nangyari this World Cup na to, dahil tayo nga yung mag-host kaysa sa noong 2014, no? Oo. So again guys, no, support our Gilas Pilipinas until the end, na hoping sana maka-advance sa second stage. So first stage pa lang ito, guys. So ano ba yung kinakailangan nating gawin? At least makamanalo tayo ng dalawa to advance, no? To advance, guys. Oo, kasi ang mga brackets natin, Italy's the powerhouse diyan, world number 6 or 7, hindi ako nagkakamali. And then Dominican Republic nga, guys, and Angola, no? And Angola, syempre hindi natin din mamaliitin 'yan, no? So again, hoping for the best to our Gilas Pilipinas. Again, this is Pinyong Maestro. Yan yung mismong analyst ko o masasabi ko sa mismong World Cup. Tingin ko 2-1, hoping. Yan yung mismong analyst ko. Advance. Syempre positive tayo, guys. Okay, Pinyong Maestro. Peace.